ngayon po ay papaliwanag ni teacher kung ano nga ba ang dengue. Ano-ano ang mga sintomas nito at kung paano ito magagamot at kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit na dengue. So ano nga ba ang dengue? Ang dengue ay isang sakit na galing sa mikrobyo o virus na naihahawa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes. Ang dengue ay sanhi ng isa sa apat na mga virus na nagdadala ng sakit. Ang virus ay tumitira sa katawan ng lamok na Aedes aegypti at naisasalit ito sa mga taong makakagat nito. Ang hindi gaano malalang kaso ng dengue ay nagdadala ng mataas na lagnat, mga pantal at pananakit na mga kalamnan at mga kasukatuhan. So sabi dito, kapag hindi daw malala yung dengue mo, ang mga sintomas lang daw na mararamdaman mo ay mataas na lagnat, pantal, pananakit ng kalamnan at kasukatuhan. Pero ang malalang dengue ay sanhi ng pagbulubog, paghina ng presyon ng dugo at pagkamatay. Kapag malala na ang iyong dengue, pagbulubog ng iyong ilong, paghihina ng presyon ng dugo at maaari kang mamatay kapag malala ang iyong dengue. Okay. Paraan ng pagkalat ng dengue. Naipapasa sa tao ang dengue virus sa pamamagitan ng babaeng lamok na Aedes aegypti. So kapag nakagat tayo ng babaeng lamok na Aedes aegypti, doon po tayo magkakaroon ng dengue. Babaeng lamok po ang nagdadala ng sakit na dengue, ng virus. Naintindihan? Okay. Paraan ng pagkalat ng dengue. Mula unang kagat ng lamok na Aedes sa taong may dalang dengue virus, buong buhay na siyang dengue virus carrier. Siya'y muling mangagat at malilitog tuwing ikatlong araw. Mayroong 2-8 araw na incubation period ang dengue virus sa katawan ng lamok. Sa loob ng panahong ito, ang sinumang makakagat ng lamok na Aedes na may dalang dengue virus ay hindi magkakadengue. Magkalipas ang incubation period, makakahawa na ang kagat ng lamok na Aedes. Ang makakagat ng lamok na Aedes ay makakahawa at magkakaroon na ng dengue virus. Okay. So, ito yung mga karagdagang impormasyon tungkol sa lamok na Aedes. Pagkatapos ng bawat blood meal, sila ay nangingit long. Mainit na balat ang mas gusto nilang kagatin. Mas tawag pansin din sa kanila kung gumagalaw ang biktima nila. Kaya, ingat ang malilikot na bata. So, ang kinahagat daw na Aedes aegypti ay yung mga gumagalaw. Okay, very good. Karaniwan silang kumaatake o kumakagat mula sa gilid o likod ng tao. Sila ay namamahay sa manidilim na lugar. Sila ay nakakalipad sa layong 50 to 300 metro mula sa pinangingit dugan o breathing area. Mas dumarami ang lamok sa Aedes tuwing tag-ulan. Tumatagal ang kanilang buhay mula 20 hanggang 30 na araw. So saan daw nakatira yung mga Aedes? Sa mga madidilim na lugar. Okay, so dumarami sila kapag panahon ng tag-ulan. Okay. Oh, ano-ano ang mga sintomas ng dengue? So ito po, kapag naramdaman nyo to, ibig sabihin meron na po kayong dengue. Number one, pagkakaroon ng lagnat. Tapos, matinding sakit ng ulo. Pananakit ng kalamnan at kasukasuhan. Pagduduwal, panghihina o kawalan ng ganang kumain at pananakit ng tiyan. Pagdurugo, kasama dito ang pagdurugo ng ilong at saka ng gilagid. Pamamantal na maaaring magpakita
pagkaraan ng ilang araw na pagkakaroon ng lagnat. So, magkakaroon ka ng pantal sa iyong katawan. Kaya yung pantal na yon kapag hinawakan mo, hindi mo yun mararamdaman. Hindi mo yun makakapa yung mga pantal. Naintindihan? Okay. Ano ang dapat gawin kung may nararamdamang sintomas ng dengue? Ang una ay seek early consultation. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na ospital o health center sa inyong lugar upang masuri ng doktor at mabigyan ng karampatang lunas ang nararamdaman. So dapat magpa-check up na agad kung nararamdaman nyo na yung mga sintomas ng dengue. Next, pagsusuri sa mga pasyente. Ang dengue NS1 o rapid diagnostic test, RTD, ay isang pagsusuri na ginagamit upang malaman kung mayroong dengue virus sa dugo ng pasyente. Okay, lunas o gamot sa sakit na dengue. Paano po ba magagamot ang dengue? Wala pang gamot sa sakit na dengue fever. Binibigyan lamang lunas ang mga sintomas na nararamdaman ng pasyente tulad ng lagnat, pananakit ng katawan, kalamnan at ulo. Sapat na pangangalato upang manatili ang iyong tubig sa katawan upang maiwasan ang dehydration. So dapat hindi, kapag may dengue ka, dapat hindi ka mawawala ng tubig sa iyong katawan. O, paano maiiwasan ang pagkakaroon ng dengue? Okay. Number one, seek and destroy mosquito breeding sites. Anong dapat natin gawin sa ating bahay, sa ating barangay? Alisin, itapon o ayusin ang anumang bagay na pinag-iipunan ng tubig gaya ng lata, bote, timba, lumang gulong, baradong anulog, at mga halaman na tinitirahan at maaaring pangitugan ng lamok. So dapat walang nakatambak na ano po, na mga bagay na kung saan maaaring maglaman ng tubig. E yung tubig na doon na yun, yun po yung pinangingitugan ng mga lamok. So dapat anong gawin natin? Tanggalin po natin yun sa ating bakuran. Dapat walang nakalagay na mga gamit sa bakuran na maaaring magdaman ng tubig kagaya ng lata, bote, timba at tumang gulong. Kasi doon po mangingitlog ang mga lamok. Kaya po sila tumarami. Okay. So kailangan din nating tumulong o kailangan ng community participation para mawala ang mga lamok sa ating paligid. Tumulong tayo sa paglilinis ng ating barangay, ng ating komunidad. Naintindihan? Okay. Ito, number two, self or secure self-protection. Gumamit ng protection laban agad ng gamot. Magpahid ng insect repellent para hindi lumapit, para hindi kayo magatid ng lamok. Magsuot ng pantalon at damit na may mahabang manggas. Naintindihan? Magpantalon kayo, magdamit kayo na may mahabang manggas para hindi kayo magatid ng lamok. Kapag nandito kayo sa classroom, pag pumasok kayo, mag-high socks na lang kayo. Dapat mas matataas na lang ang inyong medyas para hindi kayo magatid ng lamok. Kapag matutulog naman, gumamit ng kulang bo o insecticide-treated bed net sa pagtulog. Dapat nakakulang buko kayo. Next. Okay. Support fogging or spraying to prevent an impending outbreak. Makinig. Maaaring magsagawa ng fogging or spraying sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak o may kaso ng dengue ang naitala sa inyong lugar. So magpapausok po sila sa ating mga lugar para mawala yung mga lamok na nagdadala ng dengue. Halimbawa, pagkain dito sa school, magpaging na rin po sila dito sa likod para mawala yung mga lamok na nagdadala ng dengue. Dapat, sama-sama natin puksain ang dengue. Naintindihan? Ano nga? Ano nga ulit? Sama-sama, ulit. Sama-sama natin puksain ang dengue. Yes, sama-sama nating buksahin ang dengue. Okay, naiintindihan? So, kailangan palagi tayong ligtas. Okay.